Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Hirap pa si Magda sa paggalaw at sa pagbisita ni Martina sa kanya. Nagpasalamat siya dahil sa pagdala sa kanya sa hospital. Gulat si Magda na makakilala si Martina at Ramona. Natanong ni Ramona si Martina sa pakay niya. Sinabi ni Martina na nagbitiw na siya sa Royal Wellness dahil hindi niya nakakaya ang kasinungalingan at alam niya ang mga narsiso ang nagnakaw ng formula ng sabon ni Magda. Samantala, hindi mapalagay si Vanessa sa pakikipagkita ni Martina kay Magda dahil baka daw ito ikasira ng kanilang imahe kung magsasalita si Martina laban sa kanila. Ayon naman kay Lucas, magmumukha silang guilty kung may gagawin sila laban kay Martina. Marami naman ipapagawa si Lucas kay Adrian dahil sa department ni Adrian ang may malaking epekto sa pagsanipwersa ni Martina at Magda. Naisip ni Lucas na magpa-interview si Adrian at magkunwari na sila ang biktima. Sa interview kay Adrian, sinabi niya na dinaya sila at natukoy nila agad ang salikod ng pagnakaw ng kanilang top-selling product na sabon, kundi si Magda, at hindi umano nila inasahan ang pagtatrydor sa kanila ni Magda dahil napakabuti umano ng mga narsiso kay Magda. Napanood naman ni Chief Kiko ang paninira kay Magda at awang-awa sila kay Magda. Napanood naman nila Magda ang interview. Ang mga kasinungalingan ni Adrian na umano nagtiwala sila ng sobra kay Magda at kinuntsaba ni Magda si Martina para makuha ang formula ng Queen Vanessa Soap. At hindi daw nila alam ang pakay ni Magda sa pera ba o yaman, pero hindi rin makakapagtaka na magawa ni Magda dahil ex-convict si Magda. Galit naman si Ramona sa napanood na interview. Ayon sa kanya, mga playing victim lang, walang totoo kay Vanessa at isang retokada. At tinanyagan pa ni Ramona si Vanessa na doble kara. Mungkahi naman ni Martina, wala nang magandang patutunguhan ang pagpalag nila sa mga narsiso dahil inunahan na sila at nakuha na ang simpatiya ng mga tao. Saad pa ni Ramona na walang pinapalampas ang mga narsiso na mga kaaway nila. Napagsabihan naman ni Ramona si Magda na sana naghanda ni Magda ang sarili na pwedeng ibato sa kanya. Nanindigan naman si Magda sa katotohanan pero giit ni Ramona saan papanig ang mga tao na maganda at pinakamayaman sa salbasyon ang kanyang kaaway. Diretsa ni Ramona si Magda na may mga tao na hindi diretsahang matingnan si Magda sa mukha at hindi pwedeng lumaban kung pangit pa rin ang anyo ni Magda. Sabi ni Magda na may mapanghusga ng mga tao subalit hindi daw lahat nagbase lang sa kagandahan ng anyo. Pero si Ramona pinamukha kay Magda na sa baluarte ng mga narsiso ang naghahari ay ang kagandahan o beauty is power. Depensa ni Magda, napakababaw ng mundo kung kagandahan lang ang pagbasihan. Pero si Ramona pinamukha kay Magda na kung babanggain ni Magda ang mga produkto ng mga narsiso na pampaganda at unang tingnan kay Magda, talo agad. Saad ni Ramona na meron silang magagawa sa mukha ni Magda dahil isa siyang top surgeon at magaling pa siya kay Lucas at nangako na kay kaya niyang ayusin ang mukha ni Magda para gumanda. Lasing naman umuwi si Adrian dahil successful daw ang interview at deserve niyang mag-celebrate. Kinumusta naman ni Lucas ang kanyang request na pag-monitor ng public response. Sagot naman ni Adrian, walang negatibong nangyari at low velvet inatras ang pag-release ng sabon. Tanga naman ang tingin ng mga narsiso kay Magda at batid pa ni Lucas, walang mananalo sa kanila. Napatanong naman si Magda sa sarili, bakit siya pinarusahan ng mundo dahil sa pagiging pangit? Palabas naman ang hospital si Magda at sinabi kay Ramona na napag-isipan niya ang mga sinabi ni Ramona sa pag-ayos ng kanyang mukha. Pero problema ni Ramona kung paano gagawin dahil wala siyang practice at walang mga taong tutulong sa kanya. Sagot naman ni Martina na siya ang maghahanap ng mga assistant doctor at nurses na napagkakatiwalaan at hindi magsasalita at gagawin nila sa OR ng Blue Velvet. At ni-remind ni Martina si Magda na maging aware na gagawin nila ang procedure na walang lisensya si Ramona. Buo naman ang tiwala ni Magda kay Ramona kaya sabay po natin subaybayan ang La Vida Lena.